Magninginig sa harap ng altar, kami lumalapit, mawit ng masayang papuri. Buksan ang kandila ng buhay, ang iwanag sa paghihintay. Sa pagdating ni Jesus, nawa'y pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, mawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ihanda mong lubos ang aming kalooban upang sa pagdating ng iyong anak, kami ay matagpuan na karapat dapat makasalo sa masaganang hapag ng buhay. Sa kaniyang pagdudulot ng pagkaing banal, kami naway maging mapalad na sa kaniya'y makapakinabang sapagkat siya ang naglilingkod at namamagitan. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa bundok ng Siyon, aangiyahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat, na ang handa'y masarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutan, naghahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahirin ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, Siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at pagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Panginoon, aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako ng bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landas, doon ako inaakay. Kahit na ang daang ito'y tumatahak sa kalimlan,
Hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin ng ulo ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at iyong kabutihan, sasaksit dataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Panginoong nagliligtas, sa ati darating tiyak, papalad siyang makara. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea at siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ang napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kaniyang pinagaling sila. Namangha ang mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi, gumaling na ang mga pingkaw, nakalalakad na ang mga pilay, at nakakikita na ang mga bulag. At nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kaniyang mga alagad at sinabi, "Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat tatlong araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila'y paalising gutom, baka sila mahilo sa daan." At sinabi ng mga alagad, "Saan po tayo kukuha rito ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao?" "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" tanong ni Jesus sa kanila. 7 po, sagot nila, at ilang maliliit na isda. Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpirapiraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog, at nang tipunin nila ang mga tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ang talinhaga ng pagpaparami ng tinapay sa Ebanghelyo ngayon ay pagpapakita
ng kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng bagay. Ito ay pangyayaring naranasan ng 5,000 katao, hindi kasama sa bilang ang mga babae at mga bata. Siguro may mga 10,000 kung hindi kasali yung mga babae at bata. Ang Pilipino ay mayroong isang napakagandang kaugalian. Ano po yun? Yung pagkain. Mahilig tayo sa pagkain. Yun bang gusto nating laging nagbabahagi ng pagkain meron tayo? Naalala ko nung buhay pa yung aking mga ninuno, kapag nagluto ng ulam, kasama yung ika-apat na bahay, talagang nirarasyonan, ibinibigay. Noon yun, ewan ko na po ngayon, kung uso pa yun, no? Yung bang nagluto ka ng tinola, kasama yung ibang kapitbahay mo, palitan ng pagkain. Pag nagkikita ang mga magkakaibigan, hindi pwedeng walang pagkain involved. Kapag may mga kaunting kasiyahan, tayo ay nag-aambag ng pagkain. Doon tayo masaya sa pagsasalo-salo. Doon parang nagkakaroon ng koneksyon sa bawat isa. Pagkain hindi lamang nagbibigay ng nutrisyon sa katawan kung hindi nagbibilang na ikaw ay akin at ako ay kasama mo. Ang pagpaparami ng tinapay o the miracle of the multiplication of the bread ay isang paraan ng Diyos upang sabihin sa ating lahat na ikaw ay kasama ko. Imagine ninyo yung mga taong ito. 3 araw nang kasama ni Jesus. 3 araw! Anong kapangyarihan meron ang taong ito na sa loob ng 3 araw, sila ay palaging sumusunod kay Jesus saan man siya magpunta? Para bang gutom na gutom sila sa mga naririnig at nakikita nila sa taong ito. Para bang palaging mayroong bago, para bang palaging mayroong gustong ipahiwatig si Jesus sa kanila. 3 araw walang pagkain, pero nabusog sila sa presensya ni Kristo sa loob ng 3 araw. Nakita na natin sa Ebanghelyo, ang sumusunod kay Kristo ay may nakalaang gantimpala at biyaya. Hindi sila nakatuon sa ibang bagay kung hindi nakatuon kay Kristo na siyang nagsasalita at nagsasagawa ng mga himala. Nangangahulugang kapag ikaw ay naghahanap ng mga bagay na pwedeng magsatisfy ng iyong pangangailangan, na kay Kristo ang kasagutan. Hindi tayo mapapagod sumunod sa Kanya dahil alam nating sa pagsunod sa Kanya ay mayroong matatamong biyaya at pagpapala. Walang mapapagod sa Diyos dahil ang Diyos hindi napagod sa atin. Dahil ang Diyos ay patuloy na niyayakap ang kaniyang kawan, patuloy na dinadala kung saan dapat pumunta ang taong sumusunod
sa Kanya. Kaya sa Ebanghelyo, ang pagpapala ng Diyos ay umagos at kailanman hindi ito mauubos hanggang ngayon. Ang pagpaparami ng tinapay is a prefiguring the Eucharist. Ito ay pagpapakita na ang tunay na pagkain hindi na nakagugutom sa tao ay walang iba kung hindi ang katawan ni Kristo. Bukas sa lahat, hindi lamang sa 10,000 o 5,000. Sa kaniyang pagkapako sa krus, kaya nakaunat ang kaniyang kamay upang muli tayong yakapin at dalhin kung saan tayo dapat na hindi na magugutom kailanman. At iyon ay ang kaniyang kaharian. Isa sa pinakamagandang bagay na ating nakita sa Ebanghelyo ay ang kaniyang salitang, "Nahahabag ako sa mga taong ito." Nandoon ang pagkahabag ng Diyos. Nandoon ang awa ng Diyos sa mga taong sumusunod sa Kanya, sa mga taong nagugutom sa Kanya, sa mga taong kailangan Siya. Nahahabag ang Diyos, ang walang hanggang awa ng Diyos ay nakita natin at nasaksihan sa kaniyang pagkamatay sa krus. Kung papaanong ang kaniyang katawan ay ibinigay at pinagbahabahagi para sa lahat, kahit na ang kahuli-hulihang patak ng dugo ay para pa rin sa mga taong kaniyang kinaaawaan. Kaya napakahalaga na sa paglapit natin sa Diyos ay naroon ang pagpapakumbaba, naroon ang pagkukulang natin sa sarili na ang Diyos lamang ang pwedeng magpuno nito at ang Diyos lamang ang pwedeng makagawa ng himala sa ating buhay. Kumapit po tayo sa Diyos sa oras na tayo'y nagugutom sa kaniyang salita, sa oras na tayo'y nauuhaw sa kaniyang biyaya. Dahil sa paglapit sa kaniya, katulad ng mga taong ito, mararanasan din natin ang paghihimala ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat kung ikaw ay sumusunod kay Jesus Nazareno, ang pagbibiyaya ng Diyos ay nagiging totoo. Kakapit tayo sa Diyos, makikinig tayo sa Diyos, susundan natin ang Diyos. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa himala ng pagpapakain ng 5,000 tao, ipinakikita ng Panginoon na ibibigay sa atin ang Ama ang lahat ng ating kailangan. Hingin natin sa Kanya ang lahat ng biyayang maipagkakaloob niya sa atin. Diyos na nagbibigay sa amin ang lahat, pagpalain mo kami. Diyos na nagbibigay sa amin ang lahat, pagpalain mo kami. Ang mga paring nag-aakay sa atin, naway patuloy tayong busugin ng espiritual na pagkain nagmumula sa hapag ng Panginoon. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ang lahat, pagpalain mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makahanap ng mga paraan
upang matugunan ang mga pangangailangan ng mahihirap nating kapatid. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ang lahat, pagpalain mo kami. Ang mga nagdaranas ng espiritual na pagkagutom, naway matagpuan si Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ang lahat, pagpalain mo kami. Ang mga nagkakatipon, dito naway ibigin si Kristo sa Eukaristiya bilang paghahandog niya sa sarili sa maraming tao. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ang lahat, pagpalain mo kami. Ang lahat ng yumao, naway makasalo sa piging sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ang lahat, pagpalain mo kami. Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain para sa aming paglalakbay dito sa lupa. Gabayan mo ang aming mga hakbang patungo sa katarungan at kapayapaan. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Panalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maiahin nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kaniyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasam naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunhi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayad mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Narito si Jesus ang tinapay ng buhay. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating healing mass and service sa darating na December 5, Huwebes, bukas, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish finance office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadeboto, mabibili pa rin po ang ating sa ating parish finance office ang Nazareno images
Nazareno Medallion at ang Nazareno Novena Booklet. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Pagsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpaging dapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at walang hanggang awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarahal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.